can still remember the lyrics of the song. If you're sick, who are you gonna call? Definitely not Ghostbuster, but Dr. Ron. Magandang gabi mga kababayan. Ito po si Kabayan Rico ng Tatak Pinoy, Loud and Proud. At andito tayo sa loob ng Active Life Sports and Wellness Center. Bakit? Eh, alam man nyo na paika-ika kung maglakad. Tingnan nyo. Diba? Oh, ayan. This is the problem. I'm having a hard time walking kasi medyo bumigat po tayo considering the parties that we attended for the past few weeks. Pero nagda-diet pa rin tayo, kunti patikim-tikim lang. Pero alam mo pag kuwan daw yung tuhod natin, medyo may edad na daw yung tao. Pag may edad na yung tao, nahihirapan na yung tuhod. Kaya there's one remedy and buti na lang na-introduce ako ni Dr. Eileen. By the way, Dr. Eileen, congratulations on the publication of your book. We are proud that you finally did it. Ngayon, andito na tayo. Usapan nga natin. Kausapin natin si Dr. Ron, all the way from Chicago, US of A, expanding his business. Doc, magandang gabi dyan. Tingnan mo. Alam mo, nakaka-insecure pag ang katabi mo pagtayo si Doc Ron kasi tingnan mo lang yung ano, parang kung may mga babaeng nakatingin 500, siya lang ang titilian. Huwag naman. Doc, batiin mo na natin ang mga nanonood ng Tatak Pinoy Loud and Proud. Number one, welcome sa clinic. Thanks for tuning in. Active Life. Doc, bakit ito yung napili mong name? I've noticed kasi pag yung mga kapwa natin, yung mga kababayan natin na pupunta sa clinic, notice ko na they're not active anymore. Okay. They're just sitting around. Me, I'm still active. Pero marami tayo kababayan na hindi nila kaya gawin dati na ginagawa, hindi nila makapaglakad, hindi nila makaakit ng hagdanan. So sabi ko, why don't we get them back to active living? So kaya nagpili ko active life. Alam mo, karamihan, katulad in my case though, no? So, I've been having this problem for a year and 6 months probably, if I'm not wrong. Ito yung nangyari na kasi yung joint ko kasi nag-grind na dahil yung kuwan na cartilage, no? So, normally, ito yung general findings ng mga doktor. And somebody told me that ikaw nagsabi daw na hindi naman may paraan pa. You know? Operation is not the last resort. So, pwede pang gawa ng paraan. So, what do you think of my problem, Doc? It's still fixable. Okay. Hindi kailangan i-surgery. The fact na nakakalakad ka pa, the fact that you're trying to lose weight, is a very big sign na maganda pa yung future. Kasi once you get surgery, it's never the same. Okay. It's never the same. So, one misconception kasi na tinuturo sa atin ng iba na when you go to a different clinician, they'll say, kasi you gained weight, that's why your knees are rubbing. Hindi totoo. So, you mean to say that surgery is not the only solution to the problem. Hindi siya yung only solution. There are a lot of things that we can do para ma-move yung joint, para magbawasan yung compression sa... Kasi ngayon, dati yung isa lang, ngayon lumipat na naman dito sa kabila. Kasi you're overusing it. Kaya pala. Dapat sa ibang bagay na lang tayo mag-overused. Ay, ipakilala natin yung assistant mo nga dito. Doc, yung may sakit na HIV. Hair is vanishing. Yeah, he's one of our physical therapy consultant. Pag consultant, mahal yan. Sa active life, hindi naman. Ganun ba? Affordable naman. Nen, dito ka nga. Para kang all the way, Bisayan ako, all the way from Cagayan de Oro. May pasto dira sa mga na kababayan nato, dire sa UAE. So, Tagalog pa rin, Bisaya. Atong pangumustahon ato mga kahigalaan diha, nga nananpala dire sa dakbayan sa Dubai, lalo na katong, labi na, katong ato mahigala sa Cagayan de Oro, di ba? Yes. Mga maanyag o ambungan ng mga OFWs nga gikan sa Saudi Arabia, sa Cagayan de Oro. Ngayon. Ano ang unang gagawin natin sa bago? Teka muna, Doc. Ano ba yung mga problems normally that you can help solve? Usually non-invasive and non-surgical, no medications needed sa mga knee pain, back pain. Ano yung sabi mo? Non
non-surgical, non-invasive. Ano ba yung, what comprises non-invasive? Meaning, hindi tayo nagsa-surgery. Oh, okay. Hindi natin binubuksan yung balat, hindi natin binubuksan yung joint in order to get in and fix it. Okay. Obviously, we don't use medications kasi most of the time, yung problema ng ganyan is a mechanical problem. Oh. Why fix a mechanical problem with chemical solution? Mm. So, that just doesn't work. Mag-ibang words. Oh. So, yun yung ginagawa natin dito. We fix them non-surgical, non-invasive, and no pharmaceuticals. Mm. Well, what are, like for example, what are the packages that you are offering to your clients though? Like, magkano ba ang treatment, libre ba ang initial visit, yung mga ganoon. Yeah. What are the things that you're offering to the Filipino community? Right now, we do charge for our consult, which is 100 call. 100, but we can waive that if you call to schedule. Kasi minsan nag-walk in lang, wala sa schedule, so we do charge it. Pero pag if they call to schedule for it, we will give them a free consult sa mga kapwa natin, sa mga bayan natin. And obviously, first visit, let's say you want to get treated, hey, anong kuning problema ko, naiintindihan ko na doc yung problema, I want to get treated, it's going to be around 250 yung promo natin ngayon. So, wala ka bang packages that binibenta? Normally, pag yung iba kasing mga hospitals or clinics na ito, 5 visits or 10 visits, ito yung package mo, meron ka ba dyan mga packages? Yeah, usually, kung magka 10 visit, nasa ano siya, nasa 2-5, pero buwababa siya depende dun sa case. Oh. 2-5 siya for 10 visit, So, ano ba yung mga, actually, we already wrote the numbers, but can you brief them as far as your Facebook page so that they can inquire directly? Right now, we have 3 pages. We have the Dubai Active Life page. Now, we have the Abu Dhabi Active Life page, and we have the Burjaman. So, you are already opening your branch in Abu Dhabi. Is it open already, or you are still planning to open? It's going to be there soon. So, okay. Hopefully in the next couple of weeks. Oh, so malapit na yan. Malapit na. We're talking about a couple of weeks. Dako, yeah. Malapit na. So that is definitely a good news for those friends from Abu Dhabi who are also sharing the same problem with me. Yeah, kasi travel sila from Abu Dhabi to here. We could put up our office there. So yung hours of operation natin to? Right now we're by appointment. Okay. Kasi it's much easier to put people together. Kasi alam ko iba-iba yung pasok. So binabay appointment natin. So, yung last hours natin, ano yung... Around 7 o'clock. 7 o'clock. 8 o'clock sometimes, yeah. Oh, kasi, alam mo, medyo early ata yung 7 o'clock, no? Because there are people who will go out of their office at 6 or 7. Yeah. So, considering the traffic jams that we normally encounter here, so... Yeah, medyo, we're flexible naman. We can wait for them. As long as they show up, obviously. Okay. So ngayon, ipakita natin kung paano ba ang treatment na gagawin ni Doc sa akin. Oh, dalawa kasi yung problem ko. Una, yung knee problem. And yung pangalawa is love problem. I think si Nino expert. Si Nino expert sa love problem. So anong gagawin ni ninyo sa akin, Doc, muna? So ang gagawin niya, i-manual therapy niya yung tuhod. Okay. Babawasan natin yung compression and then papaluwagin natin yung joint. So finally, that joint could move without grinding. Okay, so pwede pala. Move without grinding, no? Okay. So ibang grind na lang talagang nangyari sa akin. So anong position ko? Before we start, I just want to see how kung saan ka ubos ng squat. Squat. Hands forward. Then forward. And then stand up. Right. Again. Sorry, nakakaubos. Yeah. Sakit ba kayo? Sakit. From 0 to 10. 0. Probably 8. 8. So, dami ka sakit. Right. Higda ka, Dre. Higda. Huwag mo kayo mamasahin ako, no? By the way, this time, massage niya. Kasi, alisin na, may mga nagkukontak sa amin, paano daw massage? Kasi sabi ko, hindi kami nagmamassage. Lower na lang ko, gamay ha? Relax lang. Sarap naman. Ngayon ko lang nakita kung mandala niya. Kailangan talagang ang higa nito mabigat para... Just a quick test. Test your muscles. Check natin yung muscles area. Itaas yung tiit. Hindi, kanisang po. Okay. Ready, push down ako. Sige. Push down ako. Up. Oh. Hold. Push down ako. Hold. So, two fingers lang ang gamitin mo kaya i-hold, di ba? Then, bend your knee.
itaas imong tiil, saka, so walay power, right? Then imong tuhod padulong sa taas, okay, go. So wala siya free power. Probably akong guess, the same Japon sa podcast side. So pareho lang. Mm, pareho. So we're just gonna treat it then. One, gusto na ko i-pull ni mo akong time towards sa Semua. Okay. As far okay. as you can. Okay? Okay. Okay, go. Okay, that's one. Again. Ah! Murag, nai na ipit ng ugat pa. Yes. Probably it's mga scar tissue na. Go, go, go. Pull, 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 pull. Again. What's okay na? Nai na ugat na nabis. Again. Pull. Ah! Okay. Nai ugat na. Pull. Again. Pull. Again. Pull. Pull. Ask it. Pull. Pull. So right on the side because it's really inflamed. No? Masyadong magayang tuhod niya. And he's still walking on it kasi wala siyang choice but to walk on it. Yeah. After a while of doing it, you should feel more. You should feel more mobility. Mas magagalaw niya yan. Mas mababawasan yung pain ng konti. Obviously, if it's really inflamed, you know it takes a while. Pero after the procedure na to, you should feel a lot more better. Next one. Then let's do the other side. I got my pads. How many pads? Hip flexor. Let's do the hip flexor. Let's do. Kapay ba? Okay lang. Same diapon. Pull my thigh. Okay. Okay. Go. One, 3 or 4 times. Magkano daw po? Magkano daw? Mm-hmm. Yung ano natin yung trial treatment na is 250. Do this from per area. Turn and then put it down. Okay. So if he's got two knees, dalawa yun. Two. Wait. Okay, go. One. Bring it down. Two. One. Two. Again, don't sweat ang imong tiit. And imong knee. Keep your knee bent. Knee. Tuyo. And then bring it down. Okay? Go. Down. Good. One more. Good. Few more. Okay? Last one. Alright. Right? Yeah, so just check the strength of your Okay na, kasi sa other side muna. Right. Kasi may kita mo sa lahat ng eh. We'll see kung ano yung lahat. Same gap on. Pull. Ano ha? Okay, go. Pull. Mas masakit kumpara sa kabila. Oh. Mas kaya to. Last one. There we go. Kasi meron parang ugat na. Naniipit. Oh. Oh, okay. Yeah. Last one. Okay, dito naman. Go. Pull. So press ka pag under niya sa ako. Kanim siya sa pag under niya sa ako press. By the way, I do this to people, to a lot of our clients. Pag ako mismo, ngayon si Nino lang nagde-demo, but I do this procedure to everyone who comes in our clinic and may knee problem.
from here, Toyoka, and then down. Okay. There you go. That's it, and bring the foot down. Good. So that's part of the procedure that we do. Obviously, we do other stuff too. Pero let's go test it out. Tingnan natin pa paano yung paglakad niya. See how he feels. When he's ready. Let's check. That's better. Lakad niya pa kanina. I'm feeling better. Compared to yung kanina, masakit. Sa medyo mas diretso lakad ngayon, para kanina. Alright. So, like I said, that's part of the procedure, and then obviously, if we do more, it's gonna improve some more. So, in example, kay Kuya Rico, yung case niya, it might need around 10 to 20 visits kasi medyo matagal na tong case niya. In fact, for surgery na nga, di ba? So, for those type of cases, mga 10 to 20 visits ang kailangan nun. So, anong kwan? Oh, yun na, Doc? Yeah, for demonstration purposes, yes. Okay. So, kung meron kayong problema sa knee, especially if you are, hindi na siya SK bracket, ES category na talaga, endangered species, 50 and above, ito yung kailangan. Remember, active life, wellness and sports dito lang sa 13th floor. Ito yung favorite number kaya hindi ko makalimutan. Office 69 Bergman Business Tower. Ito si Doc Aileen talaga. Ang panang isip mo. Ang dali ko na talaga ma-pronounce. So, mga kababayan, in case you have problem, kung pareho tayo ng problem with your knee, call them. Doctor already mentioned their Facebook page and their landline as well, and they actually doon sa caption ng live coverage natin merong dalawang mobile number doon at saka isang landline. Call them if you have problems. So ito po si Kabayan Rico ng Tutakbo Loud and Proud for our community bulletin saying thank you for watching and please share the video so that the rest of those with the same problem will know that there's a clinic here in Dubai that can fix without giving an operation. Thank you. Tatak Pinoy, keeping the community informed.